leakage. Sinasabi po ng lahat na kahit arte ko. Pero okay lang po yun. Kasi kaya nga po ako nag-aaral ng mabuti. Para mapatunayan sa kanila na may laman din ang utak ko. Ma'am, maarte lang po ako. Pero hindi po ako mandaraya. Hindi ko po kayang gawin yun. Si inay ko po, maid sa Kuwait. Siya po nagpapadala ng perang pampa-enroll ko. Balang araw po, gusto ko pong maging engineer. Gusto po kami titira. Ayoko na po kasi kay Tito eh. Kaya nga po ako nag-aaral ng mabuti. Parang, pero yun po. Hindi ko naman po talaga sinasadyang makita yung leakage, ma'am. Bubugbugin po ako ng tatay ko pag nalaman po niyang hindi po ako gagraduate. Ako na lang po yung inaasahan niya eh. Saka po, nasabi ko na rin po sa kanya na siya po yung magsusuot ng medalya sa akin. Pero, paano na po yung ngayon, ma'am? Maawa po kayo sa akin. Ayokong magbintang. Pero may kutub ako na may alam kayo tungkol dito. Ma'am, wala po. Ma, uwi na po tayo. Ay, sorry po. Maghintay na lang po ako sa labas. Ang tagal nito, oh. Nag-uwi yan ni Ibe. Muli na yata ang kakausapin sina Dayal at RGM eh. Lalo tayong tatagal nito eh. Hello? Ako kaya dapat wala rito, no? Ano, ikaw ang dapat wala dito? Eh, ikaw nga ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nandito tayo. Ikaw ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi tayo makapag-exams. Baka nga dahil sa'yo, mawalan tayo ng honors. Baka dahil sa'yo, hindi tayo makagraduate. Eh, kasi naman eh, hindi mo kaya nagdigom yung bibig mo. Eh, bakit ako yung sinisisi mo? Hindi naman ako yung nagkukunwaring matalino. Eh, kaya lang pala nagko-honor dahil nandadaya. Itong dalawang to, nilalandi mo pa para makuha mo yung mga leakage mo. Anong pinagsasasabi mo dyan, ha? Eh, bakit? Hindi ba totoo? Na-recognize ko ang sulat ng isa sa inyo sa sumagot sa leakage. Matagal na kayong mag-on. Alam ko yun. Kaya parang imposible na hindi nyo alam at hindi nyo nasabi sa isa't isa. Dito? Ano pinapakita niyo? Yung tunay yung kulay. Nakakahiya kayo! Ma'am, huwag niyo naman po lahat eh, no? Siguro may mga rason sila kung ba't nila nagawa yun. Pero ma'am, ako po, wala po akong kasalanan, ma'am. Wala po talaga akong kasalanan. Marusahanin na lang po mga yung mga may kasalanan. Ako bang pinaliringgan mo? Huwag ka mang magmaninis. Mas masama ka. Di ba? Inagaw mo si Arjun kay Dayan? Ang kapal naman ang umuha mo sa bilang. Oo, huwag ka. Tama na! Tama na! Tama na! Ikaw lahat may kasalanan to. Ayusin mo yan. Arjun, anong pinagsasabi mo? Walang kinilaman si CJ dito. Anong wala? Siya nangupit ng leakage. Ipinasagot niya na sa akin. Baka mawala pa ang pagka-valedictorian ko. Dahil sa'yo. Bakit? May kinabang ka naman, ha? Ha? Sinabi mo sa akin na huwag kong sabihin kay Dayan para ikaw lang makakuha ng high grades. At gusto mo ikaw lang magiging valedictorian, hindi siya, hindi si Dayan. Totoo ba to? Eh ano ngayon? Kung totoo, bakit ikaw ayaw mo maging valedictorian?
Handa akong mawala lahat yun. Basta makasama lang kita. Di ko alam kung bakit hindi ko nakita noon na napakasama ng ugali mo. Lahat gagawin mo para sa medalya? Bakit? Akala mo wala kang kasalanan dito? Yung mga tinawag ni CJ sa'yo kagabi, mga tanong sa exam yun. Kaya sabit ka rin dito. Damay-damay na to. CJ! Hindi talaga kayo amin? Wala talaga kayong alam? Ha? Ma, ako po. CJ, wala kang kinalaman dito. Gusto ko lang naman po, ni pagmalaki niyo ko kahit minsan. Gusto ko lang naman na makita niyo na special din ako kagaya nila. Hindi ko naman po inisip na ganun. Ma, sorry po. Maging honor student ka. Alam mo ba kung anong ibig sabihin nun, ha? Wala yung kinalaman sa kung gaano kataas ang grades mo. Kahit ma-perfect mo pa ang exams, kahit paledektoryan ka pa, kung nagdaraya ka lang, nasaan ang honor mo doon? Excuse me, class. Matapos ang Grand Slam acting tests, happy si Miss LT. Nakita ko talaga yung drive nila, yung energy. Gusto nilang magawang tama lahat. Ang individual assessment ni Direk Mario sa kanila. Para sa akin, 6 kasi parang tama lang. Hindi ako sumobrang umangat. She can look mean and she can look sweet. If I rate her, she'll be around 6 or 7. Siguro mga 6 or 7. Alam ko marami pa akong pwedeng i-improve. She has a very fierce mukha na pwede niyang gamitin bilang kontrabida. If I rate her, he's around 6 or 7. Isang malaking 4 po. Kasi may nakikita ko minsan, parang hindi naman naate, parang nakatingin lang. Minsan, yung focus niya, hindi niya alam kung saan ilalagay. Rate, siguro mga 7, 5 po. Tingin ko po, average lang po yung nagawa ko. Ang problema niya, yung face niya, mahihirapan maging expressive. Rate is around 6 to 7. Siguro mga 8. Pasado din naman. Madali siyang mag-immerse into the emotion. I'd rate her between 7 to 8. Surprise! Iisang babae ang napansin ni na Miss LT at Direk. So G-Will, she was really serious and she studied her role. She has a potential of a very good actress. She registers very well on camera. 8. Mataas siya sa akin. There is one choice for Direk sa test na ito. Si Aljur. Pag dinirect mo siya, nakukuha mo yung gusto mo. I'd rate him 8 to 9. But for Miss LT, her Grand Slam acting choice. Si Prince. Ramdam na ramdam ko siya. Ginamit kong paghugot ng emosyon ko. Siya. Siya mismo.